Magandang araw, ma'am. Ako nga pala si Martin Mabila. Ang iulat ko po ngayon ay tungkol sa liwanag at dilim ni Emilio Jacinto. Ang ningning ay nakasisilaw at nakasisira ng paningin. At ang liwanag naman ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan at ang mga bagay-bagay. Ang ningning at ang liwanag ay sinulat ni Emilio Jacinto ay nais po niya ipamulat sa ating mga Pilipino sa panahon ng Kastila noon, ng mga Pilipino ay madaling masinag sa binibigay ng ningning. Halimbawa, kapangyarihan na madaling maakit at masilaw ang mga Pilipino sa sinag na binibigay ng kapangyarihan. Kaya nga, maraming Pilipino ang hindi natin nakikita ang katotohanan o ang liwanag. Sapagkat sa sinabi po, piniliwanag dito, po dito na may isang taon o Pilipino doon na hapong-hapuna sa pagbibitbit ng kanyang mga kalakal sa kanyang pagtitinda. Ngunit nakikita natin na naroon ang respeto natin dahil sa kanyang pagsusumikap, ngunit alam natin na ang taong ito ay nananatiling mahirap. Ngunit nang dumating ang karwahing, naglalaman ng isang kilala o isang matagumpay na tao, tayo ay talaga naman na nagbibigay pugay o respeto sapagkat alam na natin na ang nakasakay dito ay makapangyarihan. At yun ang isang bagay na dapat nating matutunan na sana tumingin tayo doon sa liwanag. Sinabi nga dito sa akda na ito ay maraya, dapat nahanapin ng bawat isa ng liwanag upang mapabuti at malaman ang katotohanan. Kaya nga, huwag tayong magpa-linglang sa binibigay na sinag nang ningning, ngunit ito ay nakasisira sa ating isik sa pagkatao. Kalayaan. Ang kalayaan ay isang bagay na napakahalagang karapatan ng bawat tao. Kung mayroon ka nito, walang gumagapos o pumipigil sa anumang iyong ninanais at nilalayon sa buhay. Mayroon kang laya na gampanan ang mga bagay na magpapaunlad at magpapaligaya sa iyo. Malaya kang lumikha, humimok, makabuluhang bagay sa ikakaunlad ng iyong sarili, mga kasamahan at maging ang iyong pamayanan. Walang magiging anuman na agam-agam o inaalala, maging maliit man o malaki. Sa paggawa ng mga ito, mapayapa, mahusay at maligaya ka sa pagtupad ng mga tungkulin bilang masunuring mamamayan. Ganun din po sa mga hayop, sila ay kahit sila ay nakatanana sa kanila ang pagsupil sa kanila, ngunit sila ay may batas din katulad natin at sila ay mayroon ding kalayaan. Pantay-pantay. Lahat naman tayo ay pantay-pantay, lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Pero may mga taong mapagmataas bukit sila ay mayaman o nasa mabuting estado sa kanilang buhay. Ngunit ang pagkatao ay di mahigitan ng sinuman ang paggalang sa sarili at pagiging matuwid. Ang magiging mahusay na pundasyon ng iyong pagkatao, kung ano ka ay siyang lilitaw dahil ikaw ay tunay na ikaw. Ang ating pagkatao ang mangunguna sa lahat ng bagay dahil ito ang mas nagsisilbing inspirasyon at kayamanan o mo hanggang sa iyong hanggang ikay bawian ng buhay.
Pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang uri ng damdamin na nararamdaman para sa kapwa. Malaga ang pag-ibig dahil kung hindi para sa pag-ibig, hindi magkakaroon ng tiwala sa sarili at walang kahulugan ang iyong buhay sa paggawa sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pag-ibig ay nagpapaganda sa pag-araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Dahil din sa pag-ibig ay nagpapatuloy ang henerasyon ng mga tao, kasi kung hindi dahil sa pag-ibig, hindi magsasama ang mga tao at bubuo ng pamilya. Doon lang po nagtatapos ang aking ulat at maraming salamat.